So, ngayon naman po, iniimbitahan namin yung mga kaibigan natin mula sa media. Pwede tayo mag-picture with our coaches and host. Yan, dito lang sa may banda harap. Well, they're still here. Yan. Friends from the media. Nakaka-excite, no? So, parang kailan lang nag-present din tayo. Anyway, welcome Pablo. Wala kasi no. Alam mo, kayo may crunch. Ako talaga yung nag-welcome. Anyway, parang sa host, of course, kay Ding Dong. Sa tingin mo, ano yung mga dapat to look forward ng viewers? Lahat, mabuti safe kayo nakarating dito. And we're so excited to share all these with you. Kung ano ang dapat abangan, napakarami. Coming from the success of the previous season, nakita natin kung gaano siya naging exciting in all aspects dahil nakita natin siyempre yung chemistry at bardagulan ng ating mga hosts. Pero right now, siyempre, meron tayong bagong host, kaya very exciting to see yung sagutan nila, paano nila kukunin yung mga bago nilang mga alaga, di ba, etc. So, pero more importantly, looking forward tayo dito dahil kids na talaga. Okay. Di ba, nakita natin kung paano yung naging dynamic sa previous season. Pero ngayon, mas magiging interesting siya dahil pagbata ng involved, iba talaga yung nagiging emosyon eh. Iba yung nagiging affinity natin sa pinapanood natin, lalong-lalo na kapag nakikita natin at nararamdaman natin yung kanilang sincerity, nararamdaman natin yung kanilang eagerness na makamit talaga yung pangarap nilang maging isang singer. So para sa akin, ito yung ultimate na aabangan talaga natin. Pero Dong, nakapag-tape na kayo, nakapag-shoot na ba? Marami na kami nagawang mga workshops, diba, okay. Activities around, but syempre looking forward ako sa blinds na mangyayari pa lang. Okay, so far, hindi mo pa na-witness kung paano makipagbardagulan si Pablo sa kanyang, like kay Stel or kay Julia or kay Dean? Sa backstage. Backstage. Okay. Pero syempre, nakikita naman natin sila, makikikita natin sila paano sila mag-perform, di ba, as a band. Pero alam natin yung chemistry ngayon, relationship nila Billy, Julie, tsaka ni Stel. Kaya ito yung isa sa talaga makikita natin. Kasi alam natin, teammates sila, si Pablo tsaka si Stel. Pero kapag nasa The Voice stage na, malalaman natin kung ano yung magiging difference sa kanilang, ano, sa kanilang samahan, sa kanilang chemistry at relationship. Dahil syempre, iba na yung goal nila dito, di ba? Makuha ang best kids na para mapunta sa kanilang team. Pero syempre, hindi magpapatalo yung pinaka-bully ng lahat dyan, di ba? Si Kuya Billy? hindi naman po si Kuya Billy. Pero siya ang pinaka-kuya. Anyway, of course, Dong, syempre, hindi ka lang host eh. Ikaw din ang mga kasama ng mga ng talents, ng family sa before and after ng blind audition. So, paano mo pinaghahandaan yun? And ano yung mga nakikita mong scenario agad-agad? Sa tingin ko, never po kayo magiging handa talaga sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kahit nung experience ko sa last season, meron mga kids na rin kasi na sumali. Unfortunately, wala masyadong nakapasok talaga, umabot hanggang dulo. So doon pa lang, may snapshot ka na sa anong po pwede mangyari kapag The Voice Kids. And emotionally difficult because syempre ang gusto natin, especially sa mga bata, eh, makamit talaga nila yung pangarap. Ayaw natin na di-disappoint sila. Yes. At yun yung mga nangyayari talaga backstage. Kaya kung paano ako maghahanda sa paparating na blinds, hindi ko talaga alam. I guess yun talaga yung isang bahagi ng show na alam natin kailangan mangyari. Pero the best that we can do is just really comfort them and assure them that this is not the end, diba? of their dreams. Marami pa po pwede mangyari and maaaring siguro isang magandang experience ito para sa kanila makapagtanghal sa entablado. Oh, kasi especially dito, isa lang ang winner talaga, di ba? So, correct. Dapat mapapaghanda nila kung paano sila tumanggap ng pagkatalo. So, and I think yun yung magiging role talaga ng ating mga coaches na may paliwanag sa kanila that, you know, this is a journey, di ba? This is an experience that not everybody will have. Pero in the process of doing all this, marami kang matututunan sigurado. Lalong-lalo na bilang isang bata. But of course, ano ka naman, praktisado ka naman because may Zia and Sixto na pwede mong, nakita namin kung paano ka maging tatay.
Yun na nga, kaya rin sumahirap dahil parang naiisip ko na ako, parang anak ko na itong mga ito, paano kaya kung sila rin yung nandito, paano kung malagay sila sa ganitong sitwasyon. And yung mga kids, iba-iba ang ano yan, iba-iba ang characters. Di ba? Merong nakakaintindi, nakakatanggap ng defeat, merong hindi. Lahat yan, hindi natin mapapaliwanag. So, which makes it more interesting and also challenging for me as a host. Ayan. And we thank you and good luck sa iyo especially. Maraming salamat. Thank you. All the other judges, especially with the new one, Republic. Working relationship, para kasi mga brothers ko na kasi itong mga ito eh. And ako kasi personally talaga growing up, parang one of the boys din ako. Kaya parang di nalalayo yung vibe ko whenever I'm with guys. So pagkakasama ko silang lahat, parang komportable talaga ako. Tsaka alam ko na kahit na this is still a competition and may mga bardagulan moments kami, parang it's just a normal sibling relationship between them. And ano specifically yung hahanapin mo this season when it comes to the kids? Tsaka may preparation ka bang ginagawa kasi syempre mga bata? Anything specific? Well, actually, I've been saying this all the time. Pero ang hinahanap ko kasi usually yung someone who, you know, who's versatile, who can do a lot of things, someone na pwede mong turuan ng kahit anong bagay at pwede mong kasama sa pag-explore ng mga bagay-bagay. And ako this time siguro ang hinahanap ko yung talagang, kasi pagbata, di ba, charming sila, di ba? Siguro yun yung hinahanap ko talaga. And yung may connection, hindi lang sa akin, pero sa mga manonood. Thank you. Common question lang sa lahat, ano? I'm sure kapag na nakikita ko yung mga bata na nagpe-perform, naaalala niyo yung mga kabataan niyo when you were just starting in showbiz. What can you share yung when you were just starting in showbiz? Like, naiyak ba kayo or nagtaumpo, something like that dahil na meron kayo hindi mga nagustuhan sa when you were just starting sa showbiz? Ano pwede yung kwento? What can you share? Sa akin ba lahat? Yes, lahat po. Sige, ako na lang siguro po magsisimula. Kasi galing din po kasi ako ng competition. Sumali po ako ng Popstar Kids I think I was 11 or turning 12. It wasn't easy at that time kasi medyo iba pa yung panahon kasi before. Yes. Talagang pagka nag-auditions ka, like kailangan pupunta physically doon mismo, doon sa audition site. And before, sa isang variety show, this was SOP pa back then. And then parang naalala ko parang may satellite area sila doon sa isang mall. Tapos nagkataon, nandun po kami. Nandun kami ng family ko, like ako si mama, yung isang kong kapatid. Tapos naalala ko, sabi ko, parang ano pa may auditions ata doon sa ano. Sige mama, try ko nga, ganito, ganyan. And then, hindi ko ito naman talaga ina-expect kasi wala kaming dalang anything, wala kaming dalang requirements, like ID picture, lala, something like that. Tapos, sige, okay na yan. Tapos, pinapasa kami ng isang talent coordinator doon kasi parang isa naman ako doon sa mga nauna. And then, hindi ko din in-expect kasi kapasok ako ng screening hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Tapos, every now and then, nagkakasakit ako palagi, hindi ko alam kung bakit. Siguro, like, nasa stress ako, like hindi ko alam kung ano ba yung mga sunod, like kailangan akong, ang dami kong iniisip as a kid. Tapos, syempre hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat kong i-expect, kung ano ba yung mga dapat kong gawin kapag ka nandun ako. And then, nung nandun ako sa competition, syempre nung first isalang ko, parang hindi, kinakabahan ako, pero sabi ko, sige, enjoy ko na lang to kasi, baka alam mo yun, like once in a lifetime na to moment na to eh. So might as well, you know, enjoy. And then siguro pag kung hindi man ako pala rin, okay lang, I'll go back to school, mag-aaral na lang ako ulit. Totally yun naman din yung gusto talaga ng mga magulang ko. And then hanggang sa nagkaroon ako ng callback. Hindi ko rin to ine-expect. Sabi ko kasi parang hindi talaga to para sa akin. Tapos hanggang sa natuloy-tuloy ng opportunities, nagkaroon ng mga offers, ganyan. And then I became a member of a group. And then I became a mainstay of variety shows. Tapos I also had a chance to make my own album, mga singles, ganyan.
sabi ko parang okay, maybe talagang nilaan talaga ito ni Lord para sa akin. There were certain hardships kasi parang minsan hindi ko alam kung saan pupunta yung journey ko kasi bata pa nga ako, di ba? Tapos darating sa awkward stage, parang darating din sa point na parang wala nangyayari or like, dapat ba mag-stop na ako, mag-quit na ako siguro. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi, kasi binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng opportunity. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng mga talento, so I'm going to use it. Kasi ginamit niya akong instrumento para makapagpasaya ng mga tao and makapag-inspire ng mga tao, especially ng mga kabataan. So yun yung parang naging feeling ko, ito yung purpose ko in life. It's really to inspire them through my craft. And I'm happy because I'm still doing it. And I'm still here. Online. Apparently we're live online. Kind of similar with Coach Julie as well. Siguro alam naman ng halos karamihan na nagsimula naman ako dito sa GMA when I was 4 years old. Dito ako na-discover sa kabila pang studio. And kung i-compare ko yung childhood work ethics namin before, it has completely changed now. Kasi now, alam naman natin dito sa Pilipinas, tayo isa sa pinaka magagaling na mga awit pero magaling din mangopya ng mga ibang artists abroad. Eh, pero now, we are actually making a name. For example, SB19 and other groups and other artists as well who has made it elsewhere. Kaya yung way of trying to get it elsewhere kaysa dito lang sa bansa natin, it's more possible now. Kaya yung opportunities are, it's so open and nakakataba ng puso. Especially seeing all these kids na who are absolutely amazing kahit papaano. We've witnessed it din sa Generations, The Voice, wala pa si Pablo nun. We've witnessed kids din there. And we witnessed defeat. We witnessed triumph. Lahat kasi, it's a roller coaster ride. Kaya yung work ethic, yung mga natutunan namin bilang kung paano kami mag-survive, ika nga sa industriyang to, because it becomes pretty cruel kahit anong edad. It becomes very, very fragile. Kaya itong mga bata, you know, sana they become an inspiration to a lot of people sa manunood ng programang to. Hindi lang dahil nagsimula kami, bata pa kami, kasi no matter what age, you can start anything, di ba? Kasi pangarap to ng tao. It's just such a beautiful thing to see innocent children having their dreams and fulfilling their dreams. Even makatapak lang sila dito sa entablado without knowing kung papasa sila sa next round or not. Just the experience pa lang. It's a lifetime core memory. And sana makita ng lahat ng tao. That's why it's such a beautiful program to have. And it's such a beautiful program to watch, especially that we're dealing with kids. Kaya we all, lahat kami, Sir Ding Dong can relate as a father. I can also relate as a father now. And yung mga kasamahang other coaches, as kuyas and ates, we all can actually teach them. But funny enough, yung mga bata ngayon, marami rin kaming matututunan. Kaya it's a give and take relationship right now. So, thanks. Ako naman po, hello ko, magandang araw. For me naman po, it's a different experience from them. Kasi ako po talaga, I started singing, I think high school na po talaga. Before, nag-try po ako na i-pursue yung singing. But I guess, iba talaga yung iniisip ko lang nung bata ko. And siguro dahil hindi rin sapat yung parang kakayanan ko, or syempre dahil bata ako, hindi rin kaya ng parents ko supportahan ako financially, parang hindi rin ganun kadali sa akin na mag-aral or mag-take ng mga, alam niyo po yung mga lessons or everything. Kasi nga dahil kapus din po, so parang nag-iisip na lang po ako ng ibang way na pwede kong gawin para lang po ma-express yung sarili ko, yung talent ko, which is nag-focus po ako sa dancing. But yung singing naman po kasi, masasabi ko pong meron na po siya akong
meron na po akong talent na before, but I guess yung maganda sa panahon po ngayon, sobrang andaming mas access yung mga kabataan sa pag-aral ng kanta. Of course, meron tayong internet, madaling mag-aral ng kanta. And of course, kahit sa internet, may mga libreng vocal lessons, may mga libreng ganon, may mga affordable na mga vocal teachers. Hindi katulad po dati na talagang pupunta ka talaga sa mga bahay-bahay or sa mga lugar nila para makapag-vocal lessons. But now, kahit sa bahay nyo, pwede kayo sa internet, online, or pupunta yung teacher. Basta marami na pong access ngayon yung mga kabataan. And of course, super happy rin kami na marami ding mga ganitong klaseng programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa'yo, naniniwala kami sa'yo, and very welcome kayo to join any competition basta naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, The Voice Kids is very, for me, blessing din. Not only for me, but also to all the talents na handang sumabak dito sa Blind Audition. Kasama ang kanilang supportive parents. Kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap. Katulad namin before. So, ayun po. Ano po? Ako ba si Pablo? Ano, Pablo? Pakilala po. For me naman po, honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga ako umawit. Tapos every time po siguro na nakakita ko ng child na kumakanta, sobrang nai-inspire ko. Kasi doon din po kami nagsimula, alam po ni Miss Del. We're fairly new sa industry, pero we also had our share of challenges. Talagang merong point na talagang mag-give up ka. Pero back then, nung nagte-training kami, ang nasa isip lang namin nun, gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malalaking stage. Ganon din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi yun nga po, yun yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, yung umawit. Or even just to entertain people. Every time na nakikita ko sila, parang kapag napanghihinaan ako ng loob, naaalala ko yung nag-uumpisa pa lang yung SB19 kami ni Nestel. And through that, na-motivate ako, na-inspire ako. So, this kind of platform, The Voice Kids, sobrang blessing po siya sa akin kasi parang nare-relive ko yung feeling nang nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako ma-meet yung mga bata. Okay. Thank you. Hello, Koy. So, sa personal experience mo, meron bang ibang na ibibigay sa'yo yung pagko-coach or pag-mentor ng new talents? Kasi syempre, alam naman natin na nagsimula ka sa pagiging kid talent. And did you ever see yourself being a role or mentor or coach? Yes, actually. One of my biggest coaches kasi sa buhay ko was my father. And I've always wanted to be like or at least close to my father. Absent kasi most of the time dahil sa trabaho yung tatay ko. So it gave me a sense of awareness pagdating sa trabaho and professionalism. Kaya bilang coach ngayon, medyo malaking role because first of all, it's for kids. Pero yung pagiging coach ko, I love coaching my kid, si Amari. And kumbaga, apart from trying to be a good husband, yung siguro Sir Ding Dong can attest to this as well, can agree, na we want the best for our kids. So, we try to give them the best coach in life. And kami yung tinitignan nila araw-araw. So that's what I try to do whenever I talk to kids. And bilang I'm given this platform to actually motivate kids and to teach them certain things na tricks and trades din na alam namin, mga coaches, pwede namin ipasa sa mga bata. Kaya it's a big responsibility, nakaka-pressure, pero the experience of being a coach, it's not so new to me. Pinangarap ko na to matagal na. Like, I've always wanted to help performers enhance kung ano yung mga skills nila. Kasi that's what I did for 30 plus years sa industriya. Every day pag gumigising ako, before my family at that time,
was I was trying to perfect my craft, which for all singers, for all actors, painters, whatever in the creative realm, is you have to work and you have to really put in lahat ng ginagawa mo. Kaya yung soul, yung dugo, yung pawis mo, binubuhos mo dito. Kaya it feels good to be a coach. And all of us naman, our roles in life is to coach and to teach good to others. Eh. So, kumbaga, automatic na tayong coaches in general. Ito lang, enhanced lang ako for the professional coaching pagdating sa performances. And that's why, you know, I have my idols. I have yung mga talagang tinitingala akong mga artists na nag-i-inspire sa akin and they have coached me. So why not if I'm capable of coaching others? Take and grab the opportunity. Kaya ako nandito po. For the voice kids, I'd like to ask Stel. Hi, magandang hapon. Hello po. Ibang ngiti mo ah. Oh? Ibang ngiti mo. But anyway, coming from the voice generation, how do you think your experience is going to be different this time with the voice kids? I think it will be challenging for me. Kasi nga po, it's kids and I have experience with kids na kasi parang meron akong mga pamangkin, mga pinsan na bata. But kasi ito, I'm dealing with their dreams din. Para syempre, at their young age, ayoko naman na ako rin yung magiging dahilan para masira yung pangarap na magkasama naming binubuo. Dahil syempre, pagka nag-blinds, isa ako sa mga magsasabi ng mga gandang bagay para ako yung piliin nilang coach. But sa mga next battles, ako rin yung magde-decide kung papauwiin ko sila o isasama ko sila sa next round. So, mahirap siya sa akin na parang papipiliin ako kung kumbaga as a parent, papipiliin ako sino yung pinaka-paborito kong anak na isasama ko sa ibang bansa. Parang ganun yung feeling eh. But I guess because of generations, nabigyan na ako ng siguro mas pinatatag ng kaunti yung pagkatao ko when it comes to decision making. Kasi at the end of the day, this is a competition pa din. And sinasabi ko nga sa kanila, pinili ko kayo dahil alam kong may kaya kayong ipakita at deserve nyo to. Pero sana, habang magkasama natin tinatahak yung journey nyo, yung dream nyo, pakita nyo sa akin na kaya nyo makipagsabayan dahil hindi lang kayo yung mga karapat-dapat din sa pangarap na to dahil marami kayong kasabay na kasing kaedaran nyo, na mga kabataan, na meron ding malalaking pangarap kagaya nyo. So, sinasabi ko sa kanila na ipakita nyo sa akin na deserving kayo at gagawin natin ang lahat para maabot yung pangarap nyo. So, for me, it will be very challenging but I'm ready to take the challenge kasama yung bata dahil katulad nila, may pangarap din ako at sana sabay namin marating yung magkasama. Ayun. Yay. Additional question lang, of course, sa The Voice Generations, Bogo Mix ang nag-champion. Do you somehow feel pressured na, you know, parang i-replicate yung success mo or medyo comfortable and confident? To be honest po, I don't feel any pressure po talaga. Wow. Kasi mas gusto ko po siyang i-enjoy ngayon. Kasi pag pinakita ko po sa mga bata na, hindi, dapat tayo manalo. Pag pinakita ko sa kanila na ganun, baka imbis na maging teamwork yung kalabasan ng performance nila, baka magmukhang sila mismo yung maglalaban-laban. Kasi I heard merong battle rounds eh, na parang I get to team them with other kid, tas they will give us a big performance. Tama ba? Parang alam ko may ganun eh. So, I'm not sure kung paano ko siya gagawin. And ayoko syempre iparamdam sa bata na parang dapat magkakalaban kayo dito. Gusto ko lang sabihin na kailangan dito is teamwork. Parang dapat maging ganun yung kalabasan ng mga magiging performance natin in the future. Kasi alam ko sa blinds, kinakabahan ako mamili talaga ng mga bata na mapupunta sa team ko. So, pag pinili ko sila isa-isa, may mga pagkakataon din na kailangan ko silang pagsabungin. So, mahirap yun for me. So, ayokong iparamdam sa mga bata na, oh, kailangan this year dapat sa Stellbound pa rin yung mananalo. Kasi I'm really enjoying this moment and gusto ko lang iparamdam sa bata na itong moment na to ay dapat enjoy din nila kasi minsan lang to mangyayari sa edad nila dahil ako personally, never ko to na-experience sa katulad ng edad nila. So ayokong iparamdam sa kanila na parang dapat ibigay niyo sa akin yung trophy again this year. Dahil gusto ko lang mag-enjoy kaming lahat as coach and mapakita sa lahat ng bata na healthy environment ang competition na ito. So, you're awesome. Thank you and good luck to the show. Thank you po.
Thanks for the reaction mo when you were offered to be a coach and ano yung mga nililook forward mo? Nung first time ko po marinig na in-offer po sa akin yung pagiging coach sa The Voice Kids, nagulat po talaga ako kasi hindi ko siya in-expect kasi nandito na si Stel. Pero for me, parang sobrang interested din po ako sa kanya kasi nasa point in life ako na gusto ko talagang ibahagi yung knowledge na natutunan ko, especially sa pag-perform with these guys for almost like 7 years na ata po. And mahilig din po ako mag-produce, so it felt like right opportunity siya for me. Kaya talagang nung sinabi sa akin na gusto mo bang maging coach sa The Voice Kids, sabi ko, parang nag-isipan ko na saglit, pero sabi ko, hey, grab ko na to kasi ito na yung opportunity para maipakita ko kung ano yung maibahagi ko kung ano yung natutunan ko for the past years. Since ikaw yung bagong pasok sa grupo, kumusta yung adjustment? Di ka ba nahirapan? And curious lang din ako in particular sa inyo, Mr. Parang dito ba wala mo na yung fact na magka-grupo kayo? Hindi po. Unang pasok ko pa lang, parang matagal na kami magkakakilala. Kasi dito po talaga sa team ng coaches, parang, ewan ko, asaran agad, alam niyo po yun. Parang hindi kami nagtatrabaho, parang magkakaibigan lang kami matagal na. Tapos si Julie naman, siyempre sister kasama ko lagi, minsan nakakasawa na nga, pero ayos lang din. Same lang naman din. Pero ayun po, yung nakatrabaho ko lang rin po si Miss Julie, ayun po, tapos si Kuya Billy, yung mga hobbies din namin, magkakapareha. So madali talaga kami nakapag-connect sa bawat isa. And nung nag-start na yung promotional activities ng The Voice Kids, doon ko naramdaman na parang parte talaga ako ng family ng coaches, ng The Voice Kids. So, nagpapasalamat din ako doon kasi nakakapagtanong din ako sa kanila, ano yung experience niyo sa The Voice Kids? Paano ba? Kasi especially kids nga to, kids yung mga iahanan namin. Personally, meron akong parang reputation sa mga supporters ko na masungit ako. So, I don't know how I will handle these kids, pero I'm just really excited na ma-meet sila. And syempre, alam mo naman, syempre mag-a-adjust ako kung paano ko maibabahagi sa kanila yung knowledge ko. And syempre with the help of the coaches, talaga tatanong ako, ano ba pwedeng gawin? Paano ba? Ore, kung may matatanggap o kaninang bagay, mga ganung bagay. And they're very helpful naman sa akin. And so yung minister, parang do you try to set aside yung idea na magkagrupo kayo and dito sa The Voice, parang coaches lang talaga kayo? Oo, talaga. Stay yan. Dapat yung set aside na yan. Muna yung grupo-grupo dito. Actually, unang pasok niya lang po dito, ang una niya pong game plan, drogin daw ako eh. Actually, yung nangyari dito, dati magka-dressing room kami ni Stel. Nung pumasok na si Pablo, na-kick out na ako. Dito na ako sa may banyo. Sabi ko nga, bakit si Pablo pa yung sinama sa dressing room ko? Dapat si Kuya Billy na lang. Oo, kaya yun. Wala akong choice. Yun lang po. Thanks. Pero, ganito po kami mag-asaran, pero, hinga, totoo ba ito? Pero hindi na biro sa totoo, Pablo. Katulad lang sinabi ni Kuya Billy, tsaka ni Stel kanina, parang mahalaga kasi na, syempre bata yung mga tuturuan namin, mahalaga na makita nila na this is a friendly environment. Kasi pagdating sa mga bata, all positive eh. Minsan kailangan mo ng mga criticisms here and there, pero sa stage nila, mahalaga na may nagpo-push sa kanila. And this is a competition, this is a small part of their journey as a singer, as singers. And yun nga, kailangan maipaintindi sa kanila na kahit nandito sila nagko-compete with each other, ang pinakamahalaga is yung mabubuan lang friendship, yung knowledge na matututunan nila. Para paglabas nila ng The Voice Kids, mas ma-enhance nila yung abilities nila and mas ma-project pa nila kung sino sila. Yun lang yung pinaka-important role ng The Voice Kids talaga. Yung bigyan sila ng experience na hindi nila malilimutan at ma-inspire sila to achieve or continue their dreams. And lastly na lang, sabi mo kanina kung may reputation kaya daw, appearing na masungit. So what do you think will make the kids gravitate toward you? Siguro, ako nung bata ako, kapag may inaasar ako, tapos naaasar,
lalo kong inaasar. So, siguro ganun yung mga bata. Baka may mga ganun mga bata makakulit na parang pag nakikita nila na medyo ganun yung ugali ko, baka lalo silang ma-attract sa akin. Sana ganun yung mangyari. Pero ako naman kasi, I've been working with different artists kasi. I produce songs as well. So, nakapagtrabaho na ako sa iba't ibang timbre ng boses, iba't ibang ugali. And I think yun din yung magiging, parang advantage ko pagdating sa pag-handle ng mga talents. Kasi, for sure, sa experience ko, kaya ko silang magabayan para ma-maximize pa yung potential nila. Kung mababa man yung boses nila, mataas or mid lang, kung timbre pa nila manipis, makapal, for sure, matutulungan ko sila doon. And sana makita nila sa akin yun at mag-work kami together to win this competition. Alright, salamat. And, what was very interesting for us to see is that this format, traveling in 76 countries and kids reaching 48 countries, never ceases to amaze us. We had battle recordings yesterday, and I can't say anything about the results, but we had a certain battle, and I think I see the coaches nodding. There was no one left in the studio with dry eyes. The quality combined with the passion and the emotion was so strong, and I believe the little boy we're talking about is like 7 or 8 years old. And you see at such a young age, the Filipino kids are so determined to show their passion. It's really heartwarming to see. Diba, the casting, sa Generations family, dito, mga bata. So, it's the stories that you tell them that are different. You tell the stories of families versus you tell the stories of the kids. Iba yung emotions na makukuha mo, parang yung dreams ng mga bata na gusto mo i-support, you want to, that's what we are highlighting, di ba? Yung story sila, ba't nila ginagawa to? Ano yung nakakapagpasaya sa kanila? Ayan. So, yun yung focus na nakikita namin, na main difference niya, but I think the show itself, the format itself, is really all about allowing the talents to pursue their dreams. At palapakan po natin ang ating mga coaches and of course our host. They've been so generous with their answers today. Alright, but before we let everybody go,